Dito sa NFA Central District Office sa Visayas Avenue, isa-isang kinukunan ng sample ang bawat sako ng bigas na dumarating. Ngayong hapon, dumating ang 500 sako ng bigas mula Vietnam sa Central District Warehouse. Sa classification po ng bigas, yung mga dumarating kung pasado sa ano, sa quality. Nag-iingat ang NFA Warehouse matapos madiskubring pinamahayan ng bukbok o rice weevil ang libu-libong sako ng natenggang shipment ng bigas mula Thailand na nasa loob pa rin ng barko sa Subic at Albay. Meron po kaming na-detect na live infestation. So in-alert po namin yung quarantine office. Nag-inspection sila and they found out na meron talagang live infestation. Sa tagal kasi nung ating unloading, mainit ang barko, mainit yung warehouse ng barko. And it's very conducive to have yung pagpisa ng mga itlog kung hindi natin nakikita doon ng bukbok. Ang bukbok ay maliliit at malakutong insekto na namamahay at kumakain sa bigas at iba pang butil, kaya nadudurog at nagiging pulbos ang mga ito. Ayon sa quarantine services ng Bureau of Plant Industry, posibleng hindi raw nasunod ang tamang fumigation, kaya pinamugaran ng bukbok ang imported na bigas. Ibig sabihin, treated from the origin, but treatment is failure kung meron pa rin infestation. Hindi natin yan i-clear pag hindi ma-retreat or refumigated. Inuulit ngayon ang fumigation sa 177,000 sako ng bigas sa Albay at 133,000 sako sa Subic. Ganito yung mga klase ng bigas na pwedeng dumating sa mga NFA warehouse. Buo-buo, drog, medyo nangingitim, at may amoy. Kaya naman mahigpit ang ginagawa nilang pagmamonitor sa mga dumarating na sako-sako ng bigas. Bukod sa pagsusuri sa dumarating na sako-sakong bigas, hindi rin daw nila pinapatagal ang bigas sa bodega. Sa katagalan po kasi ng storage, normal po sa bigas na mabubukbuk. Hanggang 6 months po, kailangan po madispatcha yung bigas para hindi ma-store ng matagal, para yung eating quality ng bigas ma-maintain. Kaya po sa ngayon po, ganun po ang ginagawa ng NFA. Ang nakastak na bigas ngayon sa Central District Office ay tatagal para sa 1 linggo supply ng NFA rice sa Quezon City, Manila at San Juan. At habang nakastak ang bigas, regular ang ginagawang pest control sa warehouse. Sa gitna ng pesting bukbok at naging problema sa supply ng NFA rice sa Zamboanga, may mga mambabatas na nananawagan na sa tuluyang pagbuwag sa ahensya. Meron ganun proposal, pinag-aaralan pa namin. May mga mambabatas din na nananawagan sa pagbibitiw ni NFA Administrator Jason Aquino. Paglagay tayo ng mga tao na talagang kayang gawin yung trabaho at masisigurado na laging may supply ng NFA rice at mababa yung presyo ng commercial rice. Sagot ni Administrator Aquino, hindi raw siya magbibitiw. Nakadepende naman daw ang kanyang posisyon sa tiwala ng Pangulo at tahimik lang daw na ginagawa ang kanyang trabaho. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.